Lagi pa rin nagsusuot ng face mask si Cherry sa mga pampublikong sasakyan. May sakit o comorbidity kasi siya. Para po maging safe po sa kahit hindi po katabi, basta alam po natin ang COVID ay hindi pa rin po na nawawala. Double purpose naman ang face mask para kay Ronnie. Pangontra na sa COVID, pati na rin sa pulusyon. Tingin ko po, opo, kasi wala, hindi pa naman po tayo totally sa COVID. Meron pa rin pong COVID. Napapansin naman ng FX driver na si Ben na hindi lahat ng kanyang pasahero ay nagpi-face mask. Meron namang nagpa-mask, merong matatanda, yung mga senior, karamihan may mask. Yung mga senior, pero yung mga estudyante, wala na. Nagagalit, pag sinasabi yan eh. Nakasimangot. Ayon sa Private Hospital Association of the Philippines Incorporated o PHAPI, dapat pa rin magsuot ng face mask para iwas hawahan ng COVID. Lalo tumataas ngayon ang bilang ng mga nagka-COVID na dinadala sa mga pribadong paggamutan. Ayon kay PHAPI President Dr. Jose Rene de Grano, ang pagiging kampante ng karamihan ang isa sa mga nakikita nilang rason sa pagdami ng mga kaso. Dumadami talaga, no? Although gradual naman ang pag-increase, still na mapapansin natin na nag-increase talaga ang number of COVID positive. Pero nilinaw ni Dr. De Grano na karamihan sa mga na-admit sa mga pribadong ospital ay tinatawag na coincidental COVID positive. Kasi rin nagpapa-admit sila sa ibang kaso, sa ibang rason. But then pagtitest sa kanila, nagpa-positive. Yung iba naman na may mga kondisyon na pre-morbid at saka immunocompromised na mga tao, ina-advise natin talaga magpa-admit kasi sila ang usually pumupunta sa severe at saka critical. Iginiit din niyang mild symptoms lamang ang naobserbahan nila sa mga pasyente. Napansin din nilang karamihan ay galing sa ibang bansa. Namasyal, Europe, whatever country. Kasi doon, pagdating nila halos wala na nagmamask. And then pagbalik nila, nagkakaroon sila ng symptoms. Nagtetest sila, karamihan nagpa-positive. Sa kabila ng tumaas na hospital admission sa mga pribadong ospital, naobserbahan naman ng Okta Research na bagyan ng bumababa ang bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa Metro Manila. Mula sa 26.1%, nasa 25.8% na lamang ang naitala ngayon. We're hoping na tuloy-tuloy yan. Siguro bukas ay makikita natin ano yung mga 7-day average ng mga positivity rate sa buong bansa. Pero may ilang lugar sa Central Visayas at ilang bahagi ng Central Luzon na tumaas ang bilang ng mga kaso. Nadagdagan din ang mga nagka-COVID dahil sa Arcturus o XBB.1.16 Omicron subvariant. 11 na ang naitala nito sa buong bansa ayon kay David. Jose Caritero, ABS-CBN News.